Hi, magandang hapon sa inyong lahat. Today's video is my special shoutout tayo. Time check muna natin is 2:50 na ng hapon. So, magpapasalamat pala ako sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers, sa walang sawang panunood sa aking mga videos, and sa akin palang GC. Maraming salamat sa mga joiners na palaging nag-join sa bawat task natin. I-shoutout ko pala mga YouTuber from my GC. Shoutout sa iyo, Marilu Baldimulim. Shoutout sa iyo, Yachi Z. Shoutout sa iyo, Rosas OFW Vlog. Shoutout sa iyo, Max TV Vlog. Shoutout sa iyo, SCS Automotive from Malaysia. Shoutout sa iyo, Chika Babes TV. Shoutout sa iyo, Luisa Vlog. Shoutout sa iyo, Gretchen Gula Gula. Shoutout sa iyo, Arthi Koholik. Correct me if I'm wrong, Arthi Koholik. So shoutout sa iyo, Ronski Girl. Shoutout sa iyo, Sir Castro. Shoutout sa iyo, Lance Jeremy Gaming. Shoutout sa iyo, Malambing Chi TV. Shoutout sa iyo, Emilia Vlog, Emilia's Vlog. Kung meron akong hindi nabanggit from my GC or sinong gusto magpapa-shoutout, comment lang down below sa video na ito. Comment dito sa baba para ma-shoutout ko kayo sa next kong vlog. Then, shoutout pala sa'yo, Thomas C. Shoutout sa'yo, Venod Thomas. Nag-comment siya sa aking videos. Sinabi niya dito is, beautiful videos, keep more update from Qatar. Thank you sa iyo, Venod Thomas from Qatar. Then, thank you din sa iyo, Narendra Manamahar o Manamagar from Nepal. Salamat-salamat sa mga YouTubers na from other country na nag-subscribe sa aking YouTube channel. And, pinanood yung mga videos ko. Maraming salamat sa inyo. So, special shout out rin pala sa iyo, Ma'am Paz, si Ma'am Princess Pazzy. Maraming salamat sa iyo sa mga good opportunities mo sa amin, di lang sa akin, pati na rin sa mga new YouTubers na nag-uumpisa pa lang. Ano lang pong bahala sa iyo pagsukli sa mga kabaitan mo, may prize ka rin sa kanya, bibigyan ka rin niyang ng gift sa bibigyan ka rin niya ng gift sa sukli sa kabaitan mong binigay sa amin. Thank you. And alam niyo guys, ngayon magkukwento ako ng isang istorya kung paano ako nag-umpisa ng YouTube. Actually, akala ko dati is madali lang pumasok sa isang YouTube kasi ang alam ko dati is ano pa lang yun eh, yung wala pa tong bank account, wala pang ganyan. Ang nandyan is yung True Western Union. True Western Union pa yun. So, excuse me. Kaya ako pumasok kasi isa pa yung dahilan na gusto kong ipagamot yung tatay ko. For example, ako mag-monetize, no? Monetize yung kaawaan ng Diyos, monetize yung channel, makakapera na rin ako. So, gusto kong ipagamot yung tatay ko. Maraming nagtanong kung bakit ako nag-YouTube. Maraming nagtanong kung bakit ako pumasok sa YouTube, makakapera ba ako dito, yung ginagawa ko is maging worth it ba. Guys, ako
hindi ko naman talaga inasahan na mamomonetize ako. Kasi dati, hindi ko pa alam na ganun kahirap, ganun ka-struggle, ganun yung maranasan niya bilang isang YouTubers, lalo ng small YouTubers na hindi tayo sikat, naghahagilap tayo sa mga subscribers, naghahagilap tayo ng mga watch hours, kasi hindi madali, mabilis makuha yung 1,000 subscribers and 4,000 watch hours. Mahirap talaga yun. For me, naranasan ko na rin yun. No? Kasi hindi naman tayo sikat, diba? So, hindi natin makukuha agad-agad yung mga patsa, simpatya ng mga tao. Dati pumasok ako kasi wala pa yung bank account na yan. Wala pa yung chichibureche na mga ano ni YouTube. Ngayon, kasi dati, nung nag-YouTube ako, pero hindi pa ako nag-apply, hindi pa ako nag-active sa YouTube. Ang alam ko is through Western Union. So, sabi ko, maganda yun kasi para ka lang nag-receive ng pera from other country. Through Western Union lang. Ngayon kasi is kailangan mo ng bank account kasi ililink mo yung bank account mo dun ni Google. Diba? So, sa account mo sa Google. So, yun yung isang struggle kung bakit hindi ko pa pinofocus yung itong channel ko. Kasi, hindi pa ako talaga nakawis sa amin. Yung una kasi, gusto kong nag-YouTube kasi gusto kong tulungan yung papa ko na nagkasakit sa atay. Yung nung na-admit siya na nabenta yung kalabaw nila. Eh, syempre ako malayo ako eh. Sila nasa Negro sila eh. So, din ako, wala naman rin akong pera na pwedeng ibigay sa kanila. Meron akong ano, pero hindi ganun kalaki yung bibigay ko sa kanila. Dahil alam ko dati is mabilis lang yung YouTube, pero hindi pala ganun kabilis yun. So, yun na. Gusto kong makatulong ni Papa. Kahit alam kong mahirap. Pero, continue ba lang araw? Baka naman, pagpalain tayo, diba? Na mag-monetize is yung pinangako ko talaga, yung kita ko talaga dito is ibibigay ko talaga sa parents ko kasi matanda na rin sila eh. Tsaka, gusto ko talaga magpaigamot si Papa. Matanda na rin kasi si Papa. Sorry guys. Mahirap talaga yung malayo ko sa pamilya. Yung hindi mo naman lang sila naalagaan. Siguro yung last kong uwi sa amin is 2000. Doon ako nag New Year 2015 until na hindi pa ako nakaka-uwi. Kaya na-miss ko rin sila. So, pasensya na kayo. Medyo maluha-luha. So, continue tayo. Ang shoutout ko rin pala itong Team Provincia. Kung hindi nyo pa kilala kung sino yung mga Team Provincia, puntahan nyo lang itong channel na to. Isa to sa members ng Team Provincia. Ito yung nag-i-stick ako. Isa to sa sinusubscribe ko at sinusubaybayan ko na channel. Yan. Then, alam nyo, una kong meron akong 3-4
na nag-i-stick talaga ako sa kanila. Talagang as in, bawat videos nila is pinapanood ko. Una kong sinubscribe is ito si, kung kilala nyo si Kaprobinsya, ito, si Sir Jigar Villacuerta. Marami siyang mga alaga, mga hayop, mga pato, pabo, manok, kanding, may rabbit pa siya, may unggoy pa siya, baka, alam mo yun, nakakatuwang tingnan yung mga nasa farm niya, nasa area 1 and area 2. Maraming mga alaga, nakakatuwa talaga na tingnan na, alam mo yun, yung gusto kong magkaroon ng ganun, na kahit konting ano lang naman eh, mayroong ganun. Kasi, ako is bilang isang probinsya na naalala ko yung naranasan ko from Mindanao to Leyte to Samar, diba? So, NPA ako eh. Kaya ako maraming pinupuntan. Non-permanent address. Ngayon, nandito na naman ako sa Dasmariñas, Cavite. So, kaya ako, natutuwa ko sa kanilang mga videos, natutuwa ko sa kanilang mga hayop. As in, talagang, alam mo yun, hindi ko ma-explain kung ano yung expression ko sa mga ganun, ano, kasi naranasan ko si kasi ako dati lahat ng bagay o lahat ng gawaing bukid is naranasan ko na. Think, ang hindi ko lang alam, yung ako yung mismo umaakit sa puno para mag-kopra, yung kukunin ko yung mga puno, ano, bunga, yun yung hindi ko. Pero yung pagbubunot, paglulugit, kumbaga sa Bisaya pa, paglulukat o sa Waray, pagbibiak, paghahakot, lahat yan naranasan ko. Pagtatanim, pag-aararo, talagang natutuwa talaga ako sa kanila. Then, after din, ang second na sinubaybayan ko is ito si Sir Chopper Sniper. Yan. Tingnan niyo yung channel niya. Ang kay Sir Chopper Sniper is yung tinutulungan niya po yun ngayon ang mga new YouTubers, lalo na sa mga YouTubers na hindi pa nakasahod. So, meron siya ngayong challenge na ginagawa para sa mga YouTubers na maabot nila yung kuta. So, yung challenge na yun is yung malaking tulong na yun sa mga YouTubers na gustong kumita. And then, alala ko po ang isang standman. Yes, standman. Kung hindi nyo po kilala, isa siyang standman ng JME7. Ito yung channel niya. Si John Riot. So, tingnan nyo yung mga dating niya mga videos dyan. Punta nyo yung channel niya, tingnan nyo yung mga dating niyang videos na makikita nyo doon mga videos na nung nag-active pa siya na bilang isang standman. So, nakasama yan ni, mas nakakita yung nakasama nyo ng isang artista. Maraming mga artista na nakasama dyan. Nakalimutan ko lang yung Agila kaya tayo. Nakalimutan ko is parang Agila yon, yung hapon or gabi yung pinapalabas. So, then next, dito nakilala ang ating probinsya. Kung hindi nyo po pa kilala kung sino ang mga members ng Team Provincial channel na to, siya yung tagapamahala doon. Siya yung nagbabantay doon sa kubo na yan, sa kanilang kubo ng Team Provincial. So, every Sunday siguro magkita-kita sila o pumupunta sila dyan sa kubo na yan para mag-enjoy or another, ano. Na-amaze ako sa kanilang team kasi kahit may sarili na silang channel, bawat isa sana is pumupa rin sila ng team.
okay silang team para meron silang ano tawag ito, tsaka meron silang kubo, may mga hayop na rin sila doon, manok. So yung mga team na yun is talagang nagtutulungan para mag-grow din yung kanilang farm. So bumuo sila ng team para sa kanilang farm. At saka yung sa akin, meron akong mga konting kaalaman, so sinishare ko sa kanila. 100% na proven and tested ko na grupo, kahit may sarili-sarili na silang mga YouTube channel, is bumuo pa rin sila ng team para sa kanilang farm. So ngayon is lumalaki nang lumalaki ang team nila, at lumalago na rin yung farm nila. Nakakamiss kasi ako bilang isang magsasakano, naalala ko yung mga pinagdaanan ko, yung naranasan ko talaga, kung ano yung pwede kong i-share, na i-share ko sa kanila, and mga konting tricks na 100% proven and tested ko na rin. Kahit hindi man lahat alam natin, syempre, at least meron akong i-share, meron akong i-comment sa kanila na ganito, pwedeng gawin yan sa kubo nyo, or pwedeng gawin yan sa, kasi basta hindi ko ma-explain, yung nagpupursigit talaga para lumago yung mga farm nila. Lahat naman tayo is may mga hindi naman agad-agad makukuha natin, so continue lang. And ngayon lumalago at lumalaki na ang kanilang team, so congrats sa iyo, sir. Hello, and balang araw makakapunta rin ako dyan at makakapashare din ako dyan. Sana welcome ako dyan sa inyo. Siguro yung pagbakasyon pa na sa amin, kasi yung mama ko is taga Negros, so then dyan na rin sila tumira sa Negros. So baka kaawaan tayo ng Diyos na makapashare ako dyan. Sana welcome ako dyan. So yun lang guys, and sa lahat na subscribers, viewers, thank you sa walang pagsawang sumuporta, sa hindi pa nakapag subscribe sa akin channel, please subscribe my channel, like and hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking videos. At saka guys, pahabol pa sa aking GC, kung sino yung hindi ko nabanggit, pasensya na po. And kung gusto nyo pong magpa-shoutout, mag-comment lang po kayo dito sa comment section dito sa baba. Paki-comment na lang yung channel nyo para ma-shoutout ko, para ma-shoutout ko kayo sa next vlog ko. So, thank you. Bye-bye.